156 na taon ang nakaraan mula ng Graciano Lopez Jaena, isa sa mga haligi sa Kilusang propaganda. Ang kabuuang istorya ni Lopez Jaena at ang propaganda movement mula kay Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! 156 years ago ngayong araw, December 18, 1856, isinilang sa Haro Iloilo ang dakilang orador ng Kilusang propaganda at unang editor ng pahayagang La Solidaridad na si Graciano Lopez Jaena. Kasama niya sa Kilusang propaganda ang iba pang mga bayani natin na katulad nila Jose Rital, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce, Juan at Antonio Luna, Isabelo de los Reyes, Jose Maria Baza, Jose Maria Pangaliban, Antonio Maria Herrero, Ariston Bautista Lin at marami pang iba. Hindi ba't kapag sinabing propaganda, negatibo ang naiisip natin? Ngunit sa pakahulugan nila noon, ito ay pangangampanya para sa reforma sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ang kanilang layunin ay ang pagpapatalsik sa mga praile, pagiging lalawigan ng Espanya ng Pilipinas, at pagkakaroon ng representasyon ng Cortes o Senado ng Espanya. Wala pong kinalaman ng Cortes kay Res, lalo na kay Anne. gusto pala nila tayo maging mamamayan ng Espanya. Kung ganun, paano nangyari na national heroes pa rin natin ang mga ito kung hindi naman nila isinulong ang pagiging nation natin? Ayon sa eswitang istorya na si Father John Schumacher sa kanyang aklat na The Propaganda Movement, makikita na ang Hispanisasyon ay isang lamang hakbang upang kalaunan mapayapang hihiwalay ang Pilipinas sa Espanya. Ayos naman pala. Nangampanya sila laban sa pagpapadala ng arsobispo ng Maynila sa mga Igorot at mga Moro upang i-exhibit na parang mga hayop sa zoo sa Exposición General de las Islas Filipinas sa Madrid, kung saan namatay sa pulmonya ang babaeng Muslim na si Basalia noong 1887. Bilang propagandista, isinulat ni Rizal ang kanyang nobelang Noli Me Tangere at iba pang mga sulatin. Lumahok sila sa masoneria at sumapi sa Lodge Solidaridad. Nakaiba sa paninira ng mga praile na ito ay isang antikristong organisasyon, isa lamang itong brotherhood o fraternity na tinatanggap ang lahat ng relihiyon. Namayagpag sila sa buong dekada 1880s at sa huling taon, tinatag nila ang dyaryo La Solidaridad, isang demokratikong kinsenaryo o fortnightly. Ibig sabihin, lumalabas about quincenas or every 15 days. Ngunit, naging madhid, dingi at bulag ang Espanya sa kanilang mga hinaing. Nakita na ito ni Rizal noong 1891, kaya bumalik siya sa Pilipinas. Nagpunyagi pa si Del Pilar at Jaena, naglimbag pa ng mga La Solidaridad hanggang maghirap. Nagpupulot na lamang ng upos ng sigarilyo sa kalsada at mga basurahan. Hihititin ang mga ito upang makalimutan ang kanilang gutom. Nagsara ito noong 1895. Namatay sa sakit na tuberculosis kapwa si Jaena at Del Pilar noong 1896 sa Espanya. Si Del Pilar mismo ay nagnais ng magplano ng isang armadong revolusyon. Nabiguman ng Kilusang propaganda, hindi matutumbasan ang kanilang mga pagsisikap para sa bayan. Mga pagsisikap na hindi kinalimutan na makatipunan ng mga anak ng bayan. Dinakila si Del Pilar bilang ghost editor ng pahayagan ng katipunan, Ang Kalayaan. Ang pangalang Rizal naman ay ginawang password ng pinakamataas na antas ng katipunan, Ang Bayan. Nang hindi na umubra ang santong dasalan ng mga ilustradong kanluranin, kinailangan na rin daanin sa santong paspasan ng mga anak ng bayan. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.